Mm-hmm. And maingat naman ako sa mga kailangan ingatan. Mm-hmm. Pati sa kanya. Ay! Sa ano? Nakalimutan ko yung sinasabi ko. Hello, Pepsters! Welcome to PEP Spotlight. I'm Jimpy, your host. And we have for this afternoon or this evening, kung kailan nyo pinapanood ito, no, ang lead stars ng movie na Ngayon Kaya na ating kinakikiligan ngayon. We have Janine Gutierrez and Paulo Avelino, or hello, kilala bilang Paunin. Hello, guys. Welcome to PEP. Hello. Thank you. Thank you for having us. Yes, at first time ni Paulo, so kinakabahan ako slight, pero for sure fun. And welcome back then, Janine. Para every thank year, you nandito ka, di ba? Meron ano, yeah, ganap always. At yun na nga, meron kayong upcoming movie. Finally, ipapalabas na after ilang years na inantay natin ito, no? Pero bago natin pagsikahan ang inyong movie, ay meron muna kaming icebreaker na ipapagawa sa inyo. At ito ay tinatawag naming Who's Most Likely To? Okay, coming from the title na Who's Most Likely To? So, meron akong 5 questions dito na mag-uumpisa sa who is most likely to. Tapos, to be followed by a description or a situation. And magtuturuan lang kayo kung sino sa tingin nyo yung most likely na gagawa nun in real life. Or pwedeng nangyari na siya in real life. So, game ba, Janine and Paulo, sa ating unang game? Game. Okay. First question. Who's most likely to wear mismatched shoes by accident? Parang wala. Or parang wala. Siguro ako. Paolo, bakit ikaw? Why do you think ikaw? Kasi pare-pareho yung kulay ng mga sapatos ko, so minsan nakakalito. Ganun naman na ano lang reason. Kasi nga, pag pare-pareho, pwedeng malito. So ikaw, Janine, confident ka na hindi? Oo, parang hindi. Pero parang hindi rin naman si Paul. So. Mm-hmm. Okay, pasok. Okay, ito next. Who is most likely to have a crush on a K-drama character? Si Janine. Me. Janine, ikaw na, di ba? Sino ba ang latest? Loyal ako kay PSJ tsaka kay Yunbin. Sila lang. Mm-hmm. Sila lang talaga. So until now, oo, from ano? Kasi di ba, ilang years na yan. Oh. Yeah, pero wala na akong ibang natapos na K-drama. As in, crash landing lang talaga. Mm-hmm. And busy na rin naman kasi, di ba? Pero yung love mo sa kanila, hindi na nawala, Janine. Ganon. Mm-hmm. Okay, ito next. Who is most likely to eat first on a date? So either kung kayong dalawa ang magkasama or kung may iba kayong kasama, ganyan. Sa tingin nyo, sino yung mas mauunang kumain? Feeling ko si Janine. Paolo, bakit? Bakit si Janine? Parang personality niya lang na ano, na kakain ka agad. Janine, may i-defend ka ba doon? Agree ka ba? Wala, wala. Agree ako. So ikaw na, ikinlay mo na. Okay. Ito. Who is most likely to sleep with the lights on after watching a horror movie? Ooh. Feeling ko si Janine rin. Puro ako. Mm-hmm. Pero Paolo, bakit? Why do you think na si Janine? Parang mas matatakotin siya sa mga pelikula kaysa sa akin. Mm-hmm. Totoo ba yun, Janine? Yes, it's mm-hmm true. Although, hindi ka pa naman umabot nga na bukas ang ilaw after manood ng horror. Medyo umaabot ako sa ganyan. Or maghahanap ako ng kapatid na kasama matulog. So ikaw na talaga. Okay. Ito, pampakilig lang sa Paunin fans. Who is most likely to have a crush on their partner? Si Pao. Parang ikaw.
Okay, ang Janine muna, bakit si Paolo ang itinuro mo? Si Pao, parang ano, wala lang, para lang hindi ako. Okay, so yun na yun, enough, ano na, explanation. Ikaw, Paolo, si Janine ang itinuro mo pa rin. Kasi parang crush niya ako, so, joke lang. Parang crush niya ako. Parang parang baliktad. Nako. Feeling ko lang si both Janine. Na lang. Para ano. Parang gano'n naman. Bilang pareho niyang itinuro ang isa't isa. So mukhang both. Charot. Okay. Ah, ito na. Siyempre, no. You have your upcoming movie na. Na finally. Mapapanood na in theaters. Yay. This week, no? At yun nga ang Ngayon Kaya. Directed by Prime Cruz. Ang tagal nating inantay ito. So, una muna reaction nyo, nung parang ito na finally, you will have a theatrical release. Kasi, di ba, pwede naman na pinalabas na nga sa streaming dahil nagkaroon naman na ang dami ng platforms. Pero talagang inantay ninyo for it to be released sa cinemas. O Janine, ikaw? Super, super excited. Kasi yung intention naman talaga nito pre-pandemic was maipalabas sa sinehan. So, happy ako na talagang pinush nung T-Rex na talagang makapag-intay na maging safe ulit yung mga sinehan. So, excited ako and I'm hoping na madami ang makapanood nung pelikula. Mm-hmm. Gabi sa iyo, Janine, ang dami na nangyari sa buhay mo bago na ipalabas ang moving ito, diba? True. So parang finally, this is it. It's coming. Yun. Ah, si Paolo naman. Siyempre, ikaw ang ganda din kasi meron ka ng parang production background, di ba? So medyo mas naiintindihan mo na ngayon yung mga pagpapalabas ng movies, ganyan. Sakto lang. Pero very excited. Actually, hindi lang para sa pelikula namin, kundi para sa Philippine cinema sa whole. Kasi parang over the past 2-3 years lang nabilang yung mga lumabas sa sinehan and kung may lalabas parang may takot pa rin yung mga tao manood. So excited ako na paunti-unti nawawala yung takot na yun at paunti-unti nagbubukas na yung mga sinehan at pwede na rin kumain sa sinehan. So baka mas maengganyo yung mga tao manood dahil doon. Correct. Ay grabe, ito talaga yung parang isa sa mga, kung hindi first, isa sa mga unang movies talaga na local na, yung maluwag na talaga yung legit na cinema experience na yung wala ng face shield, wala ng bawal na uminom. So nakaka-excite para sa mga manonood. And nakaka-excite din para sa inyo. Kasi you heard magpe-premiere night na raw kayo. Diba? Yes. Sige. Sa June 21 may premiere night kami sa SM Mega Mall at 6 p.m. So kung nandyan kayo, kita-kits. At, Sobrang exciting, no? Parang ito na nga, nararamdaman na natin yung medyo nagba-back to normal na. Kasi di ba before pandemic, yung nga pinipilahan talaga yung premiere nights, yung makikita mo yung fans mo sa gilid, di ba, sa Mega Mall. So, ang saya. Tama. O, Janine, your reaction? Excited. I'm super grateful kasi madaming fancy pao, tsaka yung fans namin together na nag-iimbita na makadalo kami sa mga block screening, ganyan. So, happy na madami din talaga yung gumagawa na ng plano para makapanood sa sinehan. Grabe, may block screening na rin uli. Ang saya. Okay! O yan na nga, nakita na natin ang ano, efforts din ang inyong fans. Pero, what is in store for them sa Ngayon Kaya? Ano ba ang kwento nito? Well, napanood naman natin yung trailer and I must say, medyo matindi siya. So, ito na, kayo na ang magkwento. O, Janine, ikaw na muna. Ano siya? Shocks. Nakakatawa kasi a lot of people think it's a rom-com. Pero para sa akin, hindi siya talaga masyadong rom-com eh. Parang it's a love story na tungkol sa dalawang magkaibigan na medyo hindi talaga makahanap ng saktong timing. Nag-meet sila nung college, tapos after many years, magkikita ulit sila. So parang dalawang timeline siya. And magkakaalaman kung magagawa ba yung mga hindi nagawa noon. Parang ganun. Kaya ano, Ngayon Kaya? Yes. Ang Paolo sa'yo, playing ano, a college
student. Ang cute-cute nung look ni Paolo kasi hindi kasi si Janine normal naman yan na ano, 'di ba? Looking ano talaga. Si Paolo kasi ang dami mo ng characters din na nagawa, pero yung pagka-dress up sa iyo as a college guy, ang cute-cute. Yung alam mo yung kaklas siya ng mga ano talaga, college girls. Parang hindi naman, pero ayun nga. Yung ngayon kaya parang it's a love story, slice of life dahil parang ano siya, kumbaga nangyayari talaga to sa mga totoong tao at marami na rin naka-experience ng mga ganito. At minsan, kahit gustuhin mong pumasok sa relasyon o magka-girlfriend, magpa-boyfriend, parang ang dami mong kailangan i-consider sa buhay mo. Like, para sa ating mga Pinoy, syempre, very important yung family. Kailangan, minsan, inuuna natin yung pamilya natin before anything. So, parang parts of those makikita dito sa pelikula. Mm-hmm. Sa iyo ba, Paolo, gano'ng ka relatable? Or, ano, parang nangyari na rin ba sa iyo yung gano'n? Yung may kailangan kang iwan? Parang, kasi di ba, gano'n yung sa character mo, yung kailangan niyang fumlay. So, parang ayaw mabuo yung relationship. Anyway, yun. Something similar. Relatable dahil... kumbaga, lagi ko nga sinasabi sa mga interviews na parang in a way, story ako to. Mm-hmm. Dahil medyo nangyari sa akin yung mga ibang nangyari dito. At ayun. Mm-hmm. Hanggang ngayon, may problema pa rin sa akin dahil sa mga nangyari nun. Mm-hmm. Hindi kasi grabe yung ano, eksena sa airport, yung iyakan nyo, di ba, by the phone. Yung parang, I mean, hindi naman sobrang in-explain pa or pre-ni-empt sa trailer yung context ng eksena. Pero mararamdaman mo yung sakit that you're leaving someone. Parang ganon. And someone is being left behind. Parang ganon. Medge. O Janine, sa'yo naman. Yung ganon naman, baliktad kasi si Paolo yung ano, kumbaga sa movie, yung character niya yung naiwan. Sa'yo naman, Janine, yung naiwanan ka. I mean, saan humugot? Gano'ng ka-relatable yung iyak mo doon sa concert ba yun? Nanonood ka pa ng concert yun, di ba? O parang gig. Oo. Hindi naman ako yung nang iwan. Pero watch nyo. Ikaw yung ano, parang naiwanan kasi doon, di ba? With the phone and ano. Tama. Ano, sobrang nakaka-relate din talaga ako dun sa character dahil, ano eh, paano ba? Ano kasi yung character ko, very optimistic, ganyan, madaming pangarap, sobrang, ano, parang naka-focus dun sa mga magagandang pwedeng mangyari na medyo naging selfish din yung character ko kasi parang ang iniisip niya yung pangarap niya para sa kanilang dalawa at di niya iniisip yung pinagdaanan din or mga problema ni Harold. Mm-hmm. Yun, tsaka ano eh, mahirap talaga eh. Parang in relationships, di ba, meron talagang time na hindi kayo makachempo. Sobrang lahat may ganong experience. Mm-hmm. Hindi makahanap ng timing. Oh my gosh. I'm sure ang daming ano, ganyan din ang ano, pinagdadaanan ngayon. Or dumaan sa ganyang ano. No? So, daming makaka-relate. Pero, paano niya inano yan? Ginawa yung mga crying and emotional scenes yun. Kasi for sure, pagdating doon sa ano na, pagdipat sa parallel universe na sinasabi ng character mo, Janine, di ba na, eventually, mangyayari nga siya. Parang, baka mas mabigat. Tama ba? Ganun ba ang i-expect namin? Ano kasi siya, dalawa yung timeline niya. Yung nag-meet kami nung college, tapos yung parang present na ang dami ng pinagdaanan after a few years. So, ayun, magkaiba talaga din sila ng mood, ng feel, ng pinagdadaanan kapag mas bata sila dun sa ngayon. So, ano talaga siya? Medyo... merong malungkot, merong masaya, kaya experience din talaga yung movie. Tapos bukod pa doon, sobrang ganda ng mga music. Mm-hmm. And I think yun din yung isa sa mga reasons kung bakit maganda talaga panoorin yung pelikula. Kasi may mga banda, ganda ng soundtrack, sobrang throwback, kaya masaya siya. Ang galing na, hindi si Paolo din kasi diba napupunta sa yung mga ganyang types of films, yung mga magaganda ang music, yung mga may pabanda, ganun.
So may factor talaga. O, pero sa iyo, paano yung i-expect namin doon sa ano na? Present time nung iyong character kasi biglang siya yung na-engage. Na napanood ko yung trailer parang. Tapos ikaw yung nakakita, 'di ba? Napastock yung character mo, Janine. Tapos biglang pagkita engage na. So, ano kaya ang ano, pa-teaser, Paolo, doon sa mangyayari kay Harold sa second part? Well, sa present, parang yun nga eh. Parang ipapursue niya ba yung tingin niyang naiwan niya sa Pilipinas o ipapursue niya yung worry-free life niya sa ibang bansa. Mm-hmm. So medyo tricky siya. And parang in a way, parang ganun naman talaga eh. Parang, well, part, maybe isa na makukuha sa film, it's minsan you just don't apply it sa love. Kumbaga, na-apply mo rin siya sa life, eh, like sa work and everything you do. Parang these small decisions parang adds up to parang to your future and what you want or what you'll be in the future. Yun nga, kaya ang ganda nung ano, parang life decisions talaga yung mga kailangan gawin ng characters nyo dito sa ano. Ngayon kaya. O, pero punta tayo sa mga ano, kilig na eksena. So, kasi first time nyo na nagka, tama ba? First time nyo na nagka-work sa movie na ito, di ba? Yes. Yes. So, paano yun? Yung mga paggawa ng ano, kilig na eksena. Paano kayo nagpakilig sa isa't isa? Actually, parang ano lang eh, yung natural lang, kung anong nasa script, tapos kung ano yung gusto ni Prime. Parang, yun lang. Yun rin ginagawa namin, or kung may konti kaming input to make things better. But, more than the kilig, yung journey nung dalawang character yung susundan, yung friendship nila, and, mm-hmm. and parang, yun nga, yung mga sitwasyon na very likely na nangyayari sa ating lahat. Mm-hmm. O Janine, sa'yo, nahirapan ka bang kiligin kay Paolo the first time? Charot. Hindi, syempre. Pero ang nagulat ako kay Pao is yung talagang parang nag-iba talaga siya ng character for Harold. If you watch the trailer, di ba? Parang yung itsura niya as Harold, yung kilos niya as Harold, sobrang iba. As in, nagulat ako na, kunyari magkausap kami before the take, tas normal Paolo siya. Tas pag nag-take, iba na yung tingin niya, iba na yung kilos niya. Doon ako parang, shocks, ang dali nung trabaho kasi parang andun ka talaga sa kwento. Mm-hmm. Correct. Nako, so yun ang ano, aabangan ng mga Paonin fans, di ba? Pero, and then, isa lang din sa mga na-notice ko, no? Kasi syempre, ang dami naman na nating nakitang friendship movies na naging romance, ganyan. Pero parang sobrang ano, different lang nung sa inyo. Like, hindi siya yung mga unrequited love na bigla na lang magkakagusto kasi magta-transform yung girl into from boyish to girly, ganyan. Yung sa inyo, parang may journey talaga. Nagkaroon talaga ng journey yung characters ninyo. So, naging factor ba yun kaya parang napayes kayo dun sa movie? Kasi yun nga, merong parang may sasalaminin talaga na buhay eh. Like, hindi lang siya pakileg. Yes, naging factor rin naman yun. And parang marami rin naman akong napanood na gawa ni Prime and ni Jen. Pero nung nabasa ko to, parang ano siya, parang andali niyang basahin. Natapos ko siya sa isang upuan. Habang binabasa ko, parang parang nagiging ikaw na yung character mo sa first basa mo pa lang. So parang ang gaan niyang basahin. And aside from that, nakaka-relate rin ako sa character ni Harold. So, ayun. Kahit siguro hindi ako binayaran dito, gagawin ko. Wow, ganun kaganda ang movie for sure. Kasi ano na, kahit i-wave ang ano, di ba? Ang ganda. O Janine, sa'yo naman, parang your point of view when you read the script and found out the story. Same as Pao, ang sarap niya basahin. Tapos ang daming moments sa script na feeling ko nangyari na din sa akin sa totoong buhay. So ang ganda ng mga linyahan and then I found out that
Pao was gonna be part of the film. So parang, ang shocks, maganda nga. Kasi, kasi alam ko naman na hindi siya gagawa ng something na hindi talaga niya gusto. So yun. Maganda talaga yung kwento. I'm excited na mapanood niyo. Oh, ito naman, yes, ito nga ang una niyong pelikula, no? Pero syempre, naunang naipalabas si ano, Marry Me, Marry You, and then syempre doon parang mas naging close kayo, nakita naman natin, di ba? I mean, hanggang ngayon naman, grabe yung nabuo talaga sa Paonin. Pero how would you describe, I mean, sa inyo mismo, na yung difference nung kayo ay nagtatrabaho pa lang dito sa Ngayon Kaya, sa kung ano na ang meron sa ano nyo, kumbaga really working relationship and even yung personal relationship nyo sa present time? Actually, nung ginagawa namin yung Marry Me, Marry You, although nag-work na kami dati, pero nag-pandemic rin kasi. So parang, parang reintroducing each other. So medyo awkward sa simula, pero we're blessed with a very good cast and a very happy cast. So napadali naman, napadali lahat para makilala naman yung isa't isa, yung cast, and mapadali rin yung ginagawa namin sa trabaho. Mm-hmm. So, Janine, ikaw? Well, nung Marry Me, mas comfortable na ako kasi nga naka-work ko na si Pao and alam ko na kung paano siya magtrabaho, kilala ko na siya. Yeah, so parang ano na lang ulit, parang restart ulit, bagong project ganyan, pero it was easier. Pero actually, pati naman nung movie, parang sobrang dali lang nung I mean, working with Pao. Parang hindi naman siya yung parang kailangan mong itrabaho. Parang andun na siya. So, ayun. Pero ang ano, no, ibig sabihin, ang solid nung naging samahan sa Marry Me, Marry You. Kasi nga, from Ngayon Kaya, tas yun nga, well, kasi nagkaroon din naman ng pandemic talaga. Parang siyempre, you have to reintroduce nga or restart yung nabuo ng working relationship and friendship doon sa Ngayon Kaya. Pero after nung Marry Me, Marry You, I mean, kahit magbubukod na kayo ng projects, talagang ano, naging in touch, mas naging close. I mean, di ba, nag-US pa nga kayo together. I mean, although for parang a tour yun, pero siyempre, nagkasama kayo with your personal bonding moment. So, ano na ang mga ano, kumbaga na-discover nyo ngayon sa isa't isa, gano'n yun na mas kakilala ang isa't isa because of yung mga pinagdaanan niya na after Marry Me, Marry You? Ako, isa sa na-discover ko, mas malakas talaga kumain si Janine sa akin. Parang quits lang. Bakit yun ang ano, discovery, Paolo? Ano ang mga ano, sa nag-manifest yan, ng mga moments? Hindi naman. Oo, lagi siyang gutom. Janine, sa'yo naman. Yeah, parang nakakatawa nga to look back at yung Ngayon Kaya na ako. Kasi parang tagal na pala noon. And to see like yung mga shinoot namin na pang promo dati, parang nakakatawa na siya tignan ngayon. Kasi like now, like feeling ko kilala ko na talaga si Pao. So it's just funny yung journey din nung namin, and then looking back at this film and like everything that was going on before, parang nakikita mo din na ang mas malalim na nga rin yung pinagsamahan ngayon. And ano nga, hindi kasi, di ba, syempre ano pa, parang na-share mo naman during your press ko na yun nga. Ang ganda din kasi nagkaano na, meet the parents ba ang style? Well, kasi syempre ikaw, Paolo, una mo na na-meet si Miss Lotlot dahil nagka-work kayo in projects, di ba? And then sa US ka, yung na-meet mo, Janine yung mom niya. So parang, how would, dahil ganun na, yung, yun nga, kumbaga, meron ng ano, pagkakilala sa family, mas naging close ako. So, paano ba madidescribe ng Paonin ang kanilang ano ngayon? Relationship, parang ganyan. If this is Paonin, ano ang description ninyo? Paano ba i-describe? Kung ano na lang gusto ni Janine. Okay na ako. Janine, ikaw daw sasagot. Sa'yo iniwan ni Paolo ang description.
Sumasakit na ulo ni Pao sa'yo, Jimmy. Ay, ganun ba? Sorry. Pagod lang. Pagod lang today. ako, I'm just grateful for the Paonins. Like, feeling ko mga anak namin sila. And sobrang effort sila talaga since marry me to the US tour. Kahit wala sila doon, meron silang binubuong mga videos, kanyan. And ngayon, for ngayon kaya. Yun. So, alam naman nila that we super appreciate and love them. And ang maganda sa kanila, hindi sila like nangungulit na parang ano ba, ganyan, ganyan. Parang basta happy lang sila. And happy din kami. So, yun. Actually, ngayon nabasa ko sa comments sa ano, no, sa mga videos nyo, sa interview, sa YouTube. Parang, di ba, talagang they're really rooting for you and super, ano, kilig na kilig sa'yo. Na-imagine nyo pa ba na parang, ano, magkakaroon kayo ng love team at this time? Kasi syempre, iba-ibang actors yung naka-work nyo na, ibang actors and actresses, di ba, through the years. Yung kumbaga, kayong dalawa naman yung hindi nagkaroon ng super-duper permanent na love teams. Tapos ngayon, parang, ayan o, ano yan sila, kinikilig sa inyong dalawa. Well, yeah. Parang antanda na rin, antanda ako na rin para ma grabe naman. De, mahilera pa sa mga love teams natin na sobrang sikat rin naman talaga ngayon. Mm-hmm. Pero I'm happy na parang may following to, and it means the tandem is working. And hopefully it would makita rin na nag-work siya sa not just sa serye but also dito sa pelikula. Mhm. Sa'yo, Janine. Ayun, super thankful lang talaga. And nakakatawa nga na parang lumalove team. But I think naman in any project that you work with someone, tapos excited sila for a follow-up. Happy lang kasi yun nga, sabi ni Pao, ibig sabihin nag-work, and in this project sa ngayon kaya, it's gonna be so different dun sa naipakita namin sa Marry Me. So, yun, hoping na magustuhan din nila to. Ito yung Janine, unlocking mo rin with, ano, no, Paolo. Kasi syempre, Marry Me, Marry You was your first project with ABS. And syempre, you don't know, parang ang hirap ng expectations. Dahil, yun nga, ikaw yung bago, kumbaga. Well, except for Ate Shine, at least magkasama din kayo, di ba? Kumbaga may familiar face. Pero, syempre, with, yun nga, being paired with Paolo na nasa ABS na for many years now. So, parang ang ganda din na naging, ano mo, kumbaga, welcoming committee sa Kapamilya Network. Diba? And of course, with Miss Cherry Pie, ganyan. And ngayon nga, nagbabond kayo sa ibang bansa, tapos naging close talaga yung cast. Namimiss nyo ba ang ano, ang family nyo sa Marry Me, Marry You? Sakto lang. Sakto lang? Di masyado. Yeah, namimiss naman. Siyempre namimiss. Dahil naging masaya rin naman talaga yung pagsasama namin lahat. Sa'yo, Janine, bilang naging, lalo na sa mga, ano mo, aates mo, kumbaga, di ba, with Miss Pie, Ate Shine, and Miss Vina, talagang naging close din kayong apat, eh. Yes, sobra. I'm happy kasi, like, sila, mamang sila Miss Pie, nakikita-kita ko pa rin, sila Adrian, si Miss V, si Ate Shine, so, I'm sure na ganito na to forever, na parang tuloy-tuloy pa rin every once in a while na magsasama-sama, magkikita-kita. Okay, nakakatawa. Nakaka-excite kung ano. Kumbaga kung mag-reunite kayo, di ba? So, yun. Pero for the meantime, kayong dalawa muna ang ano, mapapanood namin sa ano. Ngayon kaya. Oh, with the ano, 2 years of ano, working relationship, and yun nga, na mas close kayo na talaga ngayon, and mas kilala niyo ng isa't isa. Siguro ano, kasi parang parang hindi ko alam kung na-mention din ba ito sa interview or something. Pero how do you take care of each other? Like, kunyari, syempre, pag kayo yung magkasama, di ba? Parang, alam ka namang ano, walang deadmahan lang, ganun. Parang, how do you, yun, how do you take care of each other? How do you bond? Kamusta si Paolo and Janine off-cam? Parang ganun. Si Janine, madali lang eh. Tanungin mo lang kung gutom na. Bigyan mo lang pagkain. Okay na siya. Pagkain talaga, no, Janine, yan talaga, ano, So, ganun, that's how you show your, ano, then, care talaga pa, okay, ano, Janine, very easy naman.
Hindi kasi lagi rin siyang gutom, so yun lang. Madaling mabasa. Sa'yo, Janine. Yeah, ganun lang. Parang the same as everyone, I guess. Yung mga simpleng bagay lang. Like, pagkain, kamustahan, sasamahan dito, ganyan. Yun. Parang pareho naman kaming simple lang. Mm-hmm. At least naman, ganun, kumbaga ano naman, low maintenance relationships with everyone na madali naman, ano na, ma-please, kumbaga. Oh, pero after ngayon kaya, ano ang aabangan natin kay Paulo and Janine? Tawang-tawa kasi ko dun sa ano, Paulo, dun sa sabi mo kay, interview kay Ate Melba, di ba yung balik ka sa tambay, aba si Janine mag-work with, ano, with Unusual. Pero baka may update na ngayon, Paulo, sa iyong mga next ganap. Wala pa rin, tambay pa rin eh. Hindi, pero ayun, at least natsa-check ko na rin yung gaming company namin, Lupon. Mm-hmm. Yeah. And, ayun, but siguro check natin. Baka maybe third quarter, fourth quarter may gawin ako. Pero mm-hmm. sa ngayon, medyo tahimik muna. Baliktambay mm-hmm. na muna ako. Eh, pero na-enjoy mo yung rest, ano, Paulo? Kasi di ba sunod-sunod ang projects mo? Like, example, nung pandemic na lang, nakadalawa ka na shows agad, tas meron pa mga, ano, side hustles or parang mga, di ba? Yeah, parang rest na rin. Pero, ako rin naman parang kailangan may kinagawa ako lagi. Mm-hmm. Pero na-enjoy ko siya na nakakapaglaro ako ng games, nakapanood ako ng kung ano ng mga pelikula at may oras ako para sa ayun, marami lang akong oras pero wala akong pera. Soon uli. I-claim pa rin natin ng abundance pero ngayon rest muna. Okay, Janine, we know naman that you will be working with a very exciting and stellar cast in a new ABS-CBN teleserye. O ikaw na ang mag-ano. Kung ano lang ang pwedeng i-share. yes, I think next month. Yeah, next month magsa-start na kami ng lock-in for Dirty Linen. So yun, super exciting kasi ano naman siya. Very serious naman na role and story. Tsaka malalim talaga yung story, malawak yung cast. So, ensemble talaga siya. And I'm excited to work with a lot of, syempre yung mga kapamilya na dati ko pa ding hinahangaan na ngayon makakatrabaho ko naman sa isang serye. So, exciting din. Mm-hmm. Correct. Grabe na enjoy mo, Janine, ang ano. Kasi isang taon ka ng, more than one year ka ng kapamilya, di ba? Yes! Super happy. Super, super happy talaga. And grateful ako sa lahat ng kapamilya na naging very welcoming sa akin. And speaking of kapamilya, meron din akong series with Lovey. So, exciting kasi I wasn't able to work with her before. So, never ko in-expect na dito ko pa siya makaka-work. So, yun. Oh, nga, no? Ako doon. Diba? Kahit dati kayo, antagal yung magkasama sa GMA, pero ngayon lang kayo magkaka-work. Wait, Janine, naalala ko lang, baka you would want to, ano lang, address. Although you've addressed this already on Twitter, pero baka lang may gusto kong sabihin. Ganyan. Ano yan? Hindi kasi, diba, yung inakusahan ka na, ano, nagamit mo ang pagiging kapuso mo dati sa publicity pag may, ano, project ka, wala, baka naloka ka lang or baka may gusto kang i-message sa mga tao na ganun ang tingin. Ah, no, of course not. Alam mo, being a kapuso will always be part of who I am because I was there for 10 years. So, hindi mo maiiwasan na ma-bring up talaga siya sa conversation. And I'm always grateful to them and will always be grateful to them. So, wala namang ganap or issue or anything. Correct. Pero ang galing mo nga na ano na, sinagot mo na yon na binigyan pa ng mali siya ang answer mo sa ano lang naman. Di ba press con question yon yung about NCA? Nakakaloka. Mm-hmm. Ikaw naman, Paulo, staying ano, as a loyal kapamilya for ilang years na ba? 2011, 2022, so 10 years na? Lampas 10 years na. Okay naman, I'm still happy. Although it's sad that we don't have our franchise and wala kami sa local channels.
Pero nagagawa naman ng paraan, and I would say mas exciting yung future dahil ang daming mga co-productions with international platforms and productions as well. Mm-hmm. Correct, 'di ba ang ano? Tama ba, walang hanggang paalam yung nasa Netflix, 'di ba? Yes. Oh yeah. Yes. So yon. Tapos of course, Fangirl is also on Netflix. So ang galing nga, at least, no. So congratulations sa inyo, and dito naman tayo ma-excite sa Ngayon Kaya. Pero bago nyo sila i-invite to watch, no, your movie, meron muna tayo ano, last challenge na gagawin. This is our PEP challenge. Alam mo na yan, Janine, hindi nawawala yan. Si Paolo, first time may experience. Well, iba naman to sa pinagawa namin sa inyo with JC. Medyo mas ano, kito and pampakilig sa mga paonin. Mas makikilala natin ang paonin this time. Dito sa ating Ako Yon, Hindi Ako Yon. Okay, Ako Yon, Hindi Ako Yon. So meron akong 7 descriptions or questions dito, and then i-claim nyo lang or ako yon kung feeling nyo mas fit para sa inyo yung mga sasabihin kong descriptions, or hindi ako yon kung feeling mo hindi ikaw yon at yung partner mo yon. So in short, ilalaglag mo siya. Ganun. Okay. So dito na natin malalaman si Janine at si Paolo kung sino ba talaga sa kanila ang mas blank, blank, blank sa mga descriptions na sasabihin namin. So ready na, Paolo and Janine, for our last game. Yes. Okay. First question, ako yon, hindi ako yon. Sino ang mas madaldal? Ako. Hindi ako yon. Ako talaga. O, pero si Paolo ang tatanungin natin. Paano nagmamanifest yung mga ano, kadaldalan ni Janine? Like, yung mga kwento na kinikwento niya sa'yo? Di naman. Ang dami niya lang talagang parang input. And mga or siguro just something something random or something maybe fun to see on the internet or something relevant that's happening around the world. Parang she makes it kwento tapos yun, nagiging discussion. Mm-hmm. So ikaw ang taga-ignite ng discussion, Janine, kumbaga. Mm-hmm. Ano, Janine? Dami alam, grabe. Actually, si Pao din naman, super dami niyang mga like kwento na yung may laman, hindi yung mga wala lang. Siguro ako kasi mo. Madami din ako kwento na wala lang. Pero ano yung ano, siguro Paolo, if you can recall, yung hindi mo talaga makakalimutan na siguro funny or very interesting na kwento na nabanggit ni Janine in a conversation. Parang na, na-surprise ka na, uy, biglang may ganitong kwento. Wala naman specific. Pero pag may naalala ko, sasabihin ko. Oo, sige. Atayin natin yan, malay mo, in the middle. Maalala. Okay, ito, ako yon, hindi ako yon. Sino ang mas generous? Hindi ako yon. Ay, ito pala, si Pao. Mm-hmm. O, Paolo, sabi mo hindi ikaw, pero ikaw ang tinuro ni Janine. So, Janine, bakit? Paano? Super generous si Pao sa lahat ng tao. Kahit sa set, sa work, at sa prod. Pag may nakikita siyang kailangan yung isang tao, parang binibigay talaga niya. As in, lahat binibigay niya. So, hindi ko, katawan ko, pagmamahal. Love it. Lahat. Well, sa Project Paolo, alam naman natin yan. Talagang you give your all. So. Mm-hmm. Pero at least sa mga ano din, tao sa work. Pero kayo ba, do you ano, exchange gifts? Nagkaroon na ba ng ganyan mga moments sa inyong dalawa, for example? Like, gaano ba kamahal magbigay ng regalo si Paolo at si Janine? Charot, yun talaga yung chinismis. Pero hindi lang. Yung parang ano, ganyan, gift giving. One ako, thing na go, Paolo. Hindi ako mahilig sa regalo eh. Ayoko actually nakatagap ng regalo. Mm-hmm. And, yun lang. Mm-hmm. So, paano yun, Janine? So, hindi mo pa siya nabigyan? Ganun? Parang
Wala pa nga yata. Mm-hmm. Oh, well, at least, ano naman. Kumbaga, hindi pa, ano, anong tawag dito? Masyadong, mas ano ka, Paolo, siguro actions more than yung, ano, gifts talaga. Hindi naman. Ganyan. Parang, mm-hmm. ano, yun lang. Wala lang din akong ginagawa. Okay. Ay. Oh, ito na lang. Next. Ako yan, hindi ako yon. Sino ang mas friendly? Parang si hindi ako yon. Mm-hmm. Mas si Janine. Oh, Janine. Your answer. Baka ako nga. Mm-hmm. And then, baka mas ngumingiti lang siguro ako. Pero friendly din si Pao. Mm-hmm. Oo, in ano naman, parang in other ways naman nagmamanifest ang pagiging ano, friendly. True, true. Caring. Mm-hmm. Okay, oh ito, sino ang mas magugulatin? Shocks, ako. Para, hindi ako yun. Mm-hmm. Ako nagulat yun. Ka na ba, Janine, ni Paolo, or ng anyone from the cast of Marry Me, Marry You? At actually, nagugulat siya sa lahat ng bagay eh. Kung, minsan, pag nag-hello ka lang sa likod niya, nagugulat na siya. Oh, unfortunately, totoo nga yan. Mm-hmm. So in short, magugulatin ka talaga. Hindi ka na kailangan gulatin. Oo. Para magulat. Mm-hmm. True. Nako, buti Janine, wala pa naman rank sa'yo. Oo nga, parang hindi na kailangan eh. Tama si Pao, kahit mag-high lang na di ko inasaahan, gugulat ako. Mm-hmm. Okay, ito. Sino ang mas moody? Hindi ako yun. So, kung hindi si Paolo, charot. Ah. Janine, yeah. Pwede dito makindi ikaw. Malay mo. Oh. Parang... Hindi ko sure. Mm-hmm. Hindi ko sure. Ah, pero Paolo, moody ba si Janine? Bilang hindi ikaw. Well, depende. Depende sa sitwasyon. Pero, baka nga ako yun. Baka ikaw? Bakit naman naging ikaw? Wala lang. Parang, minsan lang talaga may mga araw na tamad lang talaga ako magsalita. Mm-hmm. Hindi, normal naman yun. Siyempre, ano naman, respect each other's spaces. Ganun talaga siya, lalabas at lalabas. Mm-hmm. Buti na lang, medyo nasa mood ka ngayon para magsalita. Charot. Di ba? Wala akong choice. Charot. Eh, just lang. Okay, ito. Sino ang mas maingat sa gamit? Parang hindi ako yun. Mm-hmm. Parang both naman. Mm-hmm. Parang both maingat sa gamit. Tsaka super organized din si Pao. Mm-hmm. Napansin ko. So pareho naman. At least. Mm-hmm. Okay. O, Paolo, maingat ka naman daw sa gamit, sabi ni Janine. Sabi mo kasi hindi ikaw yun. Maingat? Depende. Kasi, syempre, for example, kung camera yan, syempre, kailangan mong ingatan dahil malaglag mo lang mabasag kagad. Correct. Or anything. So, mm-hmm. And maingat naman ako sa mga kailangan ingatan. Mm-hmm. Pati sa kanya. Ay! Sa ano? Nakalimutan ko yung sinasabi ko. May pag-anod sa kanya. Okay. O ito, last question. Sino ang mas serious sa love? Serious? I mean, gets naman. Maaaring pareho naman kayong serious sa love. Pero baka merong mas serious. Mas serious? Ang hirap. Baka pareho lang. Mm-hmm. Baka ako pareho, in ano na lang siya, what ways nagmamanifest, kumbaga, your personal ano lang, kung how serious are you? Mm.
Hindi ko alam kung paano sagutin tanong. Pareho na lang. Mm-hmm. Pareho. Mm-hmm. Okay. O, yun naman. Kering na yon. Yun na ang ating ano last question for the ano PEP Challenge. And of course, hindi kasi eh, very exciting talaga yung movie niyo. Like, ako pa lang, napanood ko pa lang sa trailer. Parang na-excite ako. Tsaka napaano agad ako na, ay, ano ba yan? Bakit ganun? So, medyo may excitement, ano na siya, factor, kumbaga. So, eto na, mali, ano rin, for sure, ang Pepsters din natin ay looking forward. So, eto na, this is your time to invite them to watch your upcoming movie. O, Paolo, go first na. Hello, everyone here in pep.ph and Pepsters. Nice ko lang kayong imbitahan manood ng aming pelikula na Ngayon Kaya. Lalabas na po ito in a few days. Sana mapanood ninyo. Sa June 22 po. At sana magustuhan ninyo. At pag nagustuhan ninyo or may comment kayo or may gusto kayong sabihin, pwede nyo kaming tag sa social media. And we'll try our best to like answer and still thank you for watching the film. Mm-hmm. Janine! Yes! Guys, super, super excited and we hope to see you in cinemas on June 22. Ngayon Kaya is directed by Prime Cruz and sana isama niyo po lahat ng mga kaibigan niyo, kapamilya niyo para manood sa sinihan. It's showing nationwide, so kung nagustuhan niyo yung mga trailer, please show your friends and your family at magkita-kita po tayo sa sinihan on June 22. Ayun. Ay, of course, sorry, your social media accounts pala. O, Janine, ikaw na. Yes. Ayan na nga po siya. Ayan na sila. just message me anytime. And super thank you sa lahat ng mga nagtatag sa amin. To all the Paunins na gumagawa ng mga like fan posters. Super ganda. And for all your tweets and messages, super thank you so much. And we look forward to seeing you in cinemas. Sana po manood po kayo na Ngayon Kaya. Ayun. Paano your ano premiere night? Yes, we're having our premiere night tomorrow at 6 p.m. sa SM Mega Mall. If you're around the area or if you just want to see us or pag nakita nyo kami, don't be shy to say hi. We promise we'll say hi back as much as we can. Thank you so much, Paolo and Janine, of course, for ano din, for this yes. Chikahan. Thank you also, Jimpy and everyone here in PEP for having us and giving us a chance to promote it in your platform. At saka thank you din kasi syempre you know that this is a trying time for Philippine cinema dahil sa nangyari na pandemic no, and nandito pa rin kayo talaga hustling and busting para mas maiangat natin ang pelikulang Pilipino. So thank you for all your efforts and we wish the best for your ano movie na Ngayon Kaya. And of course, sa ating Pepsters, thank you din sa pananood sa atin today. Huwag niyo kaming kalimutang i-follow sa aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screen. Mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Search Pep TV and there you will find the replay of this PEP Spotlight and all our other videos. And sana po sa YouTube na lang tayo manood. Huwag na natin i-repost or medyo i-pirate sa ibang social media platforms dahil makikita niya rin naman yan dyan. And of course, visit www.pep.ph for your daily dose of updates from in and out of showbiz. Ayan. Paolo and Janine, thank you so much. Maraming salamat. And thank you. Salamat. Next project ulit, we hope to see you here on PEP Spotlight. Thank you and bye everyone and have a great thank day. Thank you. Thanks guys. Day. Thank you, Jimpy and PEP. Thank you so much. Thank you.